Sanchay, salamat. Di ka dapat magpasalamat. Pero, pwede bang sabihin mo sa akin na totoo? Akala ko pa naman, kaibigan mo ko kaya pinanigan mo ko kanina. Iniisip mo rin palang magnanakaw ako. Hindi eh. Pero, minsan naging sa akin ang singsing na yan. Sa'yo? Naintindihan ko na. Iniisip mo na ninakaw kong wallet at singsing mo. Nakalimutan mo na bang pinagbintangan mo ako minsan? Pwede bang huwag mo akong pagbintangan? Kung palagi mo akong kumuha, patunayan mo. Dahil walang mabibiling ganyang singsing sa Taiwan. Sa Barcelona lang. Isang kaibigan ang nagdala nun sa Taiwan mula sa Barcelona. Pero sa isang lumang bahay, kinuha ito ng isang magnanakaw. Imposible. Nagkataon lang lahat. Imposible. Ate, hindi ko sasabihin. Kahit kay Ami, wala akong sasabihin. Gusto ko lang siguraduhin na sa akin nga ang singsing. Dahil ang singsing na yon ay mahalaga para sa akin. Dahil doon nawala ang mahal ko, na bagong kapalaran ko, itinulak ako sa impyerno. Ang singsing din ang naging dahilan, kaya ako nagtago, para makalimutan ang nakaraan. Inadya ng Diyos na matagpuan ko yon. Ada, yun ba talaga ang singsing ko? Ada? Sanchay, patawarin mo ko. Ada! Huh? Nahilo na ako. Ihahatid ko na kayo. Hindi na. Lasing na siya. Ang sakit na nga ng ulo ko. Nakikipagkwentuhan ka pa. Ami, okay ka lang ba? Ako lang ang kaibigan niya at hindi ikaw. Bakit kayo nag-uusap? Ano ba? Huwag ka makipagkwentuhan sa kanya. Sakit ng ulo ko. Okay ka lang ba? Bakit na naglasing? Ang sakit na nga ang ulo ko eh. Ang mabuti pa ihatid mo na siya. Uwi na tayo. Kami na lang ang uuwi. Oo na, ito na. Ada, lumuhod ka. Lumuhod ka. Paano tayo uwi? Sige na, Ada. Nahihilo ako. Sige. Pagod sige na ako. Alam ko, paano tayo sige. Aalis? Ang sarap ng alak niyo dito, ah. Bumalik kayo na, ah. Ada, hawakan mo siya. Hawakan mo ako. Hawakan mo ako. Bye. Salamat. Salamat. Bye. Ingat kayo. Mag-ingat daw, sabi ni Sanchay. Pagkatapos ng tag-init, muling nagbalik ang singsing. Ganun pa man, kapalaran ang nagpabago sa akin. Ang kwento namin ni Tao Ming Sir ay nagwakas na. Ngayon, ang kahulugan ng singsing kay Ami ay hindi na mababago. Subalit, paano na ang tungkol sa sumpa ng singsing na yon? Tara na. Makinig kayo! Pakiramdam ko, himutay na ko. Napakagandang balita! Isang magandang balita para sa inyo! Ayos sa ospital! Meron ng maros! Talaga? Ama?
ang Maros ng donor ay pareho sa'yo. Pero para maikumparang maigi, kailangan itong ipadala sa Hong Kong. Ang prosesong ito, mga isang linggo hanggang isang buwan. Saka pa lang natin makukuha ang resulta. Babalitaan na lang namin kayo. Anong gagawin namin habang wala pang resulta? Tulad pa rin ang dati. Uminom ka pa rin ng gamot, magpahinga, at higit sa lahat, i-relax ang sarili. Habang hinihintay ang magandang balita. Doc, excuse me. Sandali lang. Excuse me. Kailangan na po yung record. Bakit? Pagod na? Gusto ko na lang mabuhay ng 3 buwan, Asing. Ayaw kitang iwan. Ngayon, gusto ko mabuhay ng 3 years. 30 years. 300 years para kay Asing. Mr. Ku. Ku Siyangta, kailangan mong sumama sa amin sa presinto. Bakit niya kailangan sumama sa inyo? Krimen na ba yung natulog siya dito sa bahay? May isang insidente may kinalaman siya, kaya kailangan niya sumama para maimbestigahan. Isama na siya. Sadali lang! Sumumpa ka, di ba? Sabihin mo! Pinaghandaan ko na to. Asya, sa presinto ka nalang magpaliwanag. Tara na. Amay. Amay, bakit kasama si Ate ng mga polis? Wala kang pakialam. Pumasok ka na. Bakit? Pumasok ka na! Bilisan mo! Nanchay! 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 Nanchay, nariyan ka ba? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ginawa ko nga yun. Marami na ako nagawang masama. Kaya, gusto ko maging mabuting tao. Katulad ninyo. Pero naisip niyo rin ba kung gaano kahirap maging isang mabuting tao ang isang masama? Alis mo rito, maaari bang alisin mo ang init ng ulo niya? Pag nawala ang init ng ulo niya,
gagaan ang pakiramdam niya. O kaya, tulungan mo siya magalit sa akin. Mas galit, mas mabuti. Habang nagagalit kasi sa akin ng iba, mas nababawasan ng galit niya sa akin. At saka, alam kong hindi siya ang babaeng magugustuhan mo. Pero maaari ka niyang maging kaibigan. O kaya naman, para kapatid niya. Kung ikaw naging kapatid niya, siguro masaya siya. Turing mo siyang kapatid. Nakikiusap ako. Napakamalas ko siya naging kapatid ko. Buisit! Buisit talaga! Napakasama niya! Baliwala rin kahit makulong pa siya. Doon mabubuhay pa rin siya. Ang bait niyo po! Napakabait niyo! Bantayan niyo pa ako na matagal para maging normal ang pamumuhay ko. Bantayan niyo pa ako! Ma! Ang sarap ng pakiramdam ko! Ang gaan ang pakiramdam ko! Pagod na ako. Pahinga muna. May nakausap akong abogado. First time daw ni Ada at walang sapat na ebidensya. Pwede siyang i-release on probation. Kaya lang hindi siya pwedeng gumawa ng masama, lalo na probation siya. Ang pinakaparusa na lang ay ang pagbayad ng fine. Yung proseso ng pag-aapila, dapat mga professional na abogado ang humawak. Babawasan ang kasalanan niya? Hindi pwede. Kailangan parusahan ng mga masasama para malaman niya ang tama at mali. Alam niya na ang tama at naparusahan na siya. Pagkakataon ang kailangan niya. Pero ang kapalit ng pagkakataong yun at wala ako nun. Meron ako. Binabati kita. Amay. Sinabi ko na sa'yo, wala akong pera. Kaya wala akong pagkakataon. Hindi ko dapat ipaglaban ang ganong klase ng tao. Pero kapatid mo siya. Kaya nga wala kang pakialam. Ngayon ko lang napansin. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ka pala cute.
ayoko nagkakaroon ng utang sa iba. Lalo na ng utang na loob. Kung gusto mo akong pautangin, gagawin kong collateral ang tindahan. Aanhin ko naman yun. Dibali na. Iba ang gusto kong collateral. Isang bagay lang ang gusto ko. Para kayong mga walang pakisama. Hoy, Asa, ano iniisip mo? Alam nyo, kapag busy kayong dalawa sa love life nyo, tahimik kayo at hindi nyo ako kinakausap. Wala akong love life. Driver niya lang ako. Tumugtog siya ng cello, saka nagpunta sa countryside. Kung hindi pala kayo nag-date, saan kayo nagpunta? Pinunta namin sila. Pinuntaan niyo sila? Ano mong problema? Tinawagan niya ako kanina. Nagpapahanap ng abogado. Tinanong ko kung bakit. Wala naman daw. Baka may problema si Sancha eh. Anong ibig mo sabihin? Na magkasama sila? Ah, kasi si Lee, sumunod siya kay Sancha eh. Mabuti na nga yun. Kung magka-problema si Sancha, si Lee ang bahala ron. Asa, mukhang okay naman kayo ni Yesha. May plano na kayo? Kung tungkol sa kasal, ayoko matalo ka ni Mitsuo. Teka, ako na naman ang nakita mo. Hindi ako papakasal sa babae, hindi ako mahal. Teka lang, hindi ka kamo mahal ni Xiao Xiao? Akala ko ba hindi mo siya mahal? Nahuli kita, ano? Siya nga pala, tinawagan ka naman ni Xiao Yu? Huwag mong ibahin ang usapan. Kung hindi ako nagkakamali, in love ka na kay Xiao Xiao. At hindi mo alam kung mahal ka niya. Teka, talaga bang nakakahina ng utak ang pag-ibig? Kita-kita ng kahit sino na gusto ka niyang pakasalan. Mahal ka niya, ano ka ba? Ang background ko ang mahal niya at hindi ako. Bakit mo siya pinagdadrive? Tatanga-tanga ka talaga. Asa, katulad ka na ng dati. Yan talaga ang kilala kong Asa. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi mo siya tanungin? Nag-aaksaya ka ng oras sa kahuhula. Tinakot mo ako, kala ko nagbalik na ang iyong alala. Hindi ba yan naman gusto niyo mangyari? Kung bumalik ang alaala ko, bakit ka natatakot? Hindi naman sa ganun. Naisip ko lang na kapag bumalik na ang iyong alaala, magiging complicated ang lahat. Magiging complicated? Bakit naman? Kayo ni Yesha, si Lee, tsaka si Sanchay. Ang ibig mong sabihin, sina Sanchay at Lee? Hindi ako sigurado. Pero di ba dati nang special ang relationship nila? Ang sinasabi ko lang, kung sakaling sina Sanchay at Lee na nga, lahat silang apat ay magkakaroon ng sariling buhay at wala nang masasaktan. Tama ka. Para kina Lee at Sanchay. Asa? Pagod na ako. Alis na ako. Asa! Ang sinasabi ko lang, kung sakaling sina Sanchay at Lee na nga, lahat silang apat ay magkakaroon ng sariling buhay at wala nang masasaktan. Wala nang masasaktan. Wala nang masasaktan. Wala nang masasaktan. Master Azu? Si Asha? Naroon po sa kwarto niya. Yesha? On time ka! Paiinumin muna ako ng gamot?
para kay Asing ito at para mabuhay pa ako ng 3 buwan. Para kay Asing to at para mabuhay pa ako ng 3 taon. Para kay Asing yun. At para mabuhay pa ako ng 300 years. Ngayon, 300 years na ako mabubuhay. Ikaw talaga. Matulog ka na. Hindi mo ba ako kukwentuhan? Huwag na lang, kasi hindi na ako marunong magkwento. Sige na nga, kiss na lang. Okay na yon. Good night. Asing? Salamat. Ano ko ba? Matulog ka na. Nakita na si Sanchay. Ano naman gagawin ko? Iniisip ko lang. Pwede tayo magsinungaling kay Yesha. Pero hindi pwede kay Sanchay. Sabihin mo po sa akin kung anong tama at kung anong mali. Malas, umalis ka. Swerte, pumasok ka. Tapos na ang lahat.
Kainin mo na yung noodles at huwag kang magtitira. Balik na siya. Aalagaan niya po ako. Huwag kayong mag-alala. Nahuhomesick ako. Umuwi na tayo. Sige. Bukas? Sunshine. Meron akong ibabalik sa'yo. Wala naman akong binigay sa'yo ah. Ako nga ang lagi mong binibigyan. Bakit nasa iyo to? Dahil mahalaga yan sa'yo. Lay? Kasunduan namin yan ni Ami para mapalagay na siya. Pero ang kwento ng singsing na ito ay tapos na. Ngayon talagang tapos na. Tapos na rin ang kwento namin ni Jean. Laging may natatapos na kwento. At merong nagsisimula. Sunshine. Sumama ka sa Japan. Alam mo ang ibig ko sabihin. Thank you.
mali. Sige lang. Maghihintay ako. Bakit ngayon lang kayo dumating? Hapon na. Kain na kayo. Ang sarap naman ito. Bakit? Ang kapatid ko, hindi mo matatalo sa pagluluto. Oo naman. Dalawa lang kayo? Bakit? Sino pa ba? Yung kaibigan nyo. Hinahanap kayo kanina rito. Kaibigan? Si Meitsuo kaya? Naku, hindi. Mas cute si Meitsuo doon. Gwapo ang isang yun, pero hindi siya magalang. Ayaw niya ang sabihin ang pangalan niya. Hinahanap niya lang si Sanchay. Ang sabi ko, naglakad-lakad kayo, ni hindi siya nagpasalamat. Talagang hindi siya magpapasalamat. Tingnan mo nga ang itsura mo, mukha kang katulong. Katulong? Mukha ka namang houseboy. Ako? Sino kaya yun? Si Asa. Tauminsa. May sasabihin si Asa. Aalis mo na ako. Ano? Ipapasa mo naman sa akin ang bola ngayon? Hindi pa tapos ang ball game. Gusto ko lang malaman kung nasa mabuti kayo. Alis na ako. Nakakalungkot. Akala ko pagbalik ng alaala mo, magkakaroon ka na ng lakas ng loob para tapusin ang laro. Hindi ko inaakalang isusuko mo pa ang last shot mo. Lay, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko kayo maintindihan. Sanchay, nalimutan mo na ba? Yung laro na sinimulan ni Asa dun pa sa Yingte, hindi pa pala tapos. Matagal yung tapos yun! Dahil pinili ko. Na mag-give up. Tomisa. Balik na ang iyong alaala. Asa. Nakaisansay na ang bola. Ayaw ka pa rin ba?
talagang nagbalik na ang alaala mo. Pagkagising ko sa ospital, nakita kita natutulog sa tabi ng kama ko. Napakasaya ko. Inabot kita para gisingin. Pero biglang naging hindi ikaw yun. Naroroon ka. Biglang naging... si Asia. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi kita nakikita. Pero lagi kitang naiisip. Nakangiti ka. Umiiyak. Galit sa akin. Masigurado na ako. Mas malinaw na sa akin. Kung gaano kita kamahal. Dapat ko bang itago ang aking nararamdaman? O harapin ang aking tunay na damdamin? Hindi ko alam. Isa lang ang makakasagot niyan. Kaya narito ako. Pero naistorbo ko pala kay Ninay. Daming sa... Sanjay, tapos na ba talaga ang kwento natin? Sigurado ka na ba? Hindi pa rin. Kaya lang kasi wala akong magawa. Bago pa man tayo nagkita, isinumpa na tayong dalawa. Siguro kapalanan na natin ang hindi magkasama para rin mong masaktan sa Yash at Lynn. Kapalaran? Sabihin mo, nasaan ang kapalaran? Nasaan ka ba? Lumabas ka ngayon din! Gusto ko itang gulpihin! Bakit ganito pagtarado mo sa amin sa Jai? Tawin, sir. Hindi ba? Nung gumingin sa balcony ng bahay niyo, nagsimula sa falling star ang pag-ibig natin. Baka dala ng falling star ang kapalaran natin. Baka naroon ang lahat ng sagot. Taming sa... pag nakita natin ngayon ang falling star, magpapatuloy ang lahat sa atin. Pero kung hindi, tayo ay tapos na.
hindi ako papayag. Sa buong gabing ito, iniisip ko ang kwento nating dalawa. Mula sa ginawang pagadlang ng mama mo, hanggang sa maaksidente ka, nakalimot, at makilala si Yesha. Sumubok tayo. Nakipaglaban sa kapalaran. Ngayon, kahit ang langit gusto tayong paghiwalayin, kailangan na siguro nating tanggapin. Tamisa, tapos na talaga ang kwento. Sanjay. Hindi ko matatanggap yun. Bigyan mo ako ng kasagutan. Kahit kailan hindi mo sinabing mahal mo ako. Naisip ko nun, kukunin ko lahat ng falling star para sa'yo. Napakatanga ko. Ang kaya ko lang palang ibigay. Itong singsing na to na nagbago ng kapalaran natin. Thank you.
Sandali lang. Maghihintay ako lagi. Mahal ko ba sila eh? Hindi ko alam. Noon pangarap ko siya. Pero pangarap at pag-ibig. Ang pangarap ay maganda. Pero ang pag-ibig ay totoo. Negosyo ko. Saka, salamat sa inyo. Paalam. Shaga. Tumawag ang ospital. Hindi daw successful ang bone marrow mass. Hindi daw successful! Iwan mo ako. Anong ginagawa mo? Hinihintay ang kamatayan. Hindi ba't pinangako mong pahalagan mo ang buhay mo? Pagod na rin ako. Ayoko nang maglaro. Ano bang sinasabi mo? Tignan mo sarili mo sa salamin! Tumingin ka! Ikaw bang Yesh ang kilala ko? Ikaw bang Yesh ang kapag nawala, naniniwalang mahahanap ang daan pabalik? Ikaw bang Yesh ang nakikita sa ngiti ng mga tao? Ikaw ba yon? Ako ang Yesh ang malapit ng mamatay! Kung ganun, ako si Tommy, sinalagpasan ang kamatayan. Sasabihin ko sa iyo kung ano kamatayan. Meron kang gustong gawin pero huli na ang lahat. Wala na rin pagkakataong pahirin ng iyong mga luha. Pag wala nang nalalabi mong tatlong buwan, pag mas pipiliin mo palagpasin ang tatlong buwan, wala ka na pagkakataong piliin ang mga kabuti sa'yo. Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin! Kapag nakikita kitang ganyan, nahihirapan din ako! Asi. Bakit ba nila ako binigyan ng pag-asa? Wala rin naman pala. Natatakot ako.
Natatakot ako. Huwag kang matako. Nandito lang ako. Lilibutin natin ang buong mundo. Masaya natin liikutin ang buong mundo. Kalilimutan natin ang oras. Ang mga problema. At ang lahat ang dapat nakalimutan. Tahan na. Gusto kong mag-travel kasama si Asia. Mabuti yun para makapag-relax ka. Kailan naman ang balik mo? Hindi ko alam. Sa kondisyon ngayon ni Asia, hindi siya pwede sa mahabaang biyahe. Alam niyo na? Kaya niyo siya pinipilit para sa tatlong buwang agreement, tama ba ako? Asu, ginagawa ko ito para sa'yo. Mahal mo si Asia, hindi ba? Pero hindi niyo kailangan gamitin na pagmamahal na yon. Nakalimutan niyo na bang anak niyo ako? Balang araw mauunawaan mo rin ako. Marami na rin akong dinanas na hirap para lamang sa'yo. Sana isang araw din malaman niyo kayo makasarili. Master, madam, excuse me. Si Liu Shuhao ng General Business Department. Masyadong maaga ang tawag mo. Anong problema? Ganun ba? Nag-resign na si Sunshine. Maaaring pumayag na siyang sumama kay Wazelay sa Japan. Dalawang beer. Sandali lang. Di ba nag-celebrate tayo ng 10th birthday ni Aziz sa Hawaii? Hindi, sa LA, sa Disneyland. Ano ka ba? Sa Hawaii? Sa LA yun. Paano mangyayari yun? Samantalang na-sunburn pa nga ako sa beach, di ba? So tayo mo sin-celebrate ang 10th birthday ko. Dahil nung time na yun, nabalian ako ng binte. Akala namin, habang buhay mo nang ililihim sa amin. Alam mo, Azu, grabe ka talaga. Bumalik na ng alaala mo, pero hindi mo sinasabi sa amin. Hindi ko sinasadya. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin. Naaalala mo na ba si Sanchay? Sabi mo na ba sa kanya? Asya nga pala. Magta-travel kami ni Asya sa buong mundo. Hindi ko lang alam kung kailan ako babalik. Paano? Ihatid nyo na lang kami sa airport.
Mizuo. Pabalik na rin sa Japan si Lee. Mukhang magkakahiwalay na ang effort. Hindi mangyayari yun. May mga bagay na panghabang buhay. Kung wala na ulit, mawawala ng alaala. Kung mangyayari sa akin yun, Shimen, gulpihin mo ako hanggat di ako natatauhan. Pangako yun, matagal na rin kitang gustong gulpihin. Alam nyo, hindi talaga kayo mabuting kaibigan. Hindi nyo ako ginulpi na mas maaga. Aza, dahil kay Sunshine kayo ni Leia eh. Hindi ba sinabi ni Shimen? Hindi magkakahiwalay ang effort. Nung araw na umalis si na Taomin sa Kiesha, hindi ako pumunta sa airport para magkatip. Kasabay ng pag-alis nila, ang katapusan ng aking magagandang alaala. Hello, good morning. Yes? Spain? Yeah, Barcelona. Hello, AOU Travel Agency. May I help you? Ah, yes, sir. Hold on. Sunshine, telephone! Okay, salamat. Pag-isipan niyo mabuti, babalikan ko okay, kayo. Okay, sige. Hello, this is Sunshine. Meron din ako magandang balita sa'yo. sige, mamaya na lang. Bye. Sorry, nakapag-decide na ba kayo? Oo, nagkasundo na kami. Nung dumating ang winter, nakahanap ng trabaho si Sunshine sa isang travel agency. Ang sabi niya, masaya daw ang trabaho doon. Dahil sino nga ba naman ang hindi matutuwa? Pag magbabakasyon, araw-araw, busy si Sunshine sa pagre-recommend ng mga magagandang lugar at booking flights. Mahal na rin daw niya ang trabaho ngayon. Natutuwa si Sunshine kapag masayang bumabalik ang mga kliyente nila. Sa magagandang feedback mula sa mga kliyente, unti-unting nakakalimutan ni Sunshine ang tungkol kina Daoming Zi at Yesha. Nagsimula na ang winter vacation at nagsimula na rin ang part-time job ni Mimi sa travel agency. Sunshine, congratulations! Congratulations! Next month pala, ikaw na in charge sa Japan Tour Group. Dapat maging masaya ka. Masayang-masaya ako. Pero kinakabahan din. Bakit ka kinakabahan? Nandiyan naman si Master Watchley at kapisado niyang Japan. Hindi ko nga alam kung may oras pa siya. Isipin mo, igaguide ko yung mga tao sa isang lugar. Kinakabahan talaga ako. Surprise! School meeting ha! Hi! Sunshine, ba't hindi ka na-surprise? Araw-araw ko pumupunta dito. Bakit pa ako masusurprise? Pero iba ang araw na ito. Ngayon ay weekend. At nagplano ko na kung saan kayo dadalhin para mag-celebrate. Celebrate? Ano yung sa-celebrate? Sa-celebrate yung dahil masaya kayong dalawa sa inyong trabaho. Hindi na nga tayo nakakapag-happy-happy, hindi ba? Mag-celebrate tayo, magsayawan tayo buong magdamag, walang sawa. Naisip ko ngang sumayaw na sumayaw hanggang sa pulikatin ng mga paa natin. Sira, magsasayaw ka hanggang sa pulikatin? Hindi ako pwede ngayon, magkikita kami ni Watchley. Oh, akala ko pa naman, kaibigan kita. Naihanda ko na nga sarili ko sa paghataw. Sumama na lang kayong dalawa ni Lay. Gusto ko rin makita.
kung paano pulikatin si Lay. Pwede ba tigilan mo na nga yan? Buti pa kayong dalawa na lang ni Mimi ang lumabas. Mimi, huwag mong sabihin hindi ka rin pwede. Sorry, pero mamayang gabi may trabaho ako. Trabaho na naman. Ba't masyado kang busy nito nakaraang araw? Pagyayain kita lumabas, palagi kang may trabaho. Ang totoo, gusto ko sumama sa'yo. Kaya lang kasi nirecommend ako ni Papa sa isang high-class na French restaurant para pag-aralan ng etiquette nila. Kaya... Sorry talaga, schoolmate Ching, ha? Hay nako, hindi ka talaga inaalala ng Papa mo. Bakasyon na naman, di ba? Sorry talaga, schoolmate Ching, ha? Ching, ha? Nagtatrabaho si Mimi para mabawasan ang intindihin ng pamilya niya. Isa pa, di ba sabi mo, gusto mo ng hardworking na babae? Sinabi ko nga yun. Tama ka nga ron. Pero, naisip ko lang, di nyo ba nararamdaman? Boring ang winter vacation. Sa susunod na lang, mag-set na lang tayo ng date para maayos ni Mimi ang schedule niya. Okay ba yon? Tama, schoolmate Ching, ha? Sasama na talaga ako next time. Ay, kung ganun lang pala, sana sumama na ako sa mama ko sa bigang. Boring Taipei, boring Mr. Chen Xingha, at boring ang Friday. Hello, eto si Xingha. Ah, ikaw pala Mimi. Wala yung problema. Sabi na nga ni Sunchai, maganda raw yung masipag na babae. Okay, sige na, magtrabaho ka na. Bye bye. Si Tao Mingzi. Wala dito. Si Shimen. Busy siya ngayon. Si Mizuo. In love na naman ngayon. Hello, Agui. Sumama mo naman ako sa disco mamayang gabi, oh. Sumama ka na. Kahit sandali lang. Ako nang bahala sa admission. Alam mo, cute ka pa rin talaga. Ano naman to? Para sa'yo yan. Para sa akin? Mm-hmm. Tayo na. Ah, sige. Ano sa tingin mo? O ano? Masarap. Alam mo, ang tawag dito, crying fruit. Alam mo ba na pwede itong iburo ng 3 buwan? Mas masarap kung lalagyan mo ng cream at crushed ice. Si Adan ang invento nito. Tapos ako naman na nagbigay ng pangalan. Lily Quarter Saw. Ito ang pinakamabenta sa tindahan namin. Tiyak magugustuhan ito ni Sanchai. Nasaan si Sanchai? Sabi niya darating siya mamaya. Ano ibig mo sabihin? Kamusta na relasyon yung dalawa? Tulad pa rin ang dati. Anong tulad pa rin ang dati? Magkaibigan pa rin kami. Anong problema? Ngayon ko lang nalaman nakakainis ka. Di ba isasama mo si Sanchai sa Japan? At saka isa pa, di ba wala na sila nung lalaki mainitan ng ulo? Pero ba't ngayon hindi pa rin kayong dalawa? Bakit magkaibigan pa rin kayo?
Sagutin mo nga ako. Masyado kang maraming tanong. Di sagutin mo isa-isa. Tignan mo, hindi ba yan yung kaibigan mong si Mimi? Hindi. Imagination mo lang yan. Nagtatrabaho si Mimi ngayon. Tignan mo mabuti. Titigan mo ang mukha niya. Magkaiba talaga kayo ni Ace. Hindi niya kaya itago ang damdamin niya. Pero ikaw, tinatago mo lahat. Pareho kayong mga importanteng kaibigan para sa amin. Aalis siya. Tapos ikaw aalis din. Pero naniniwala akong babalik din kayong dalawa. Merong Snail na babalik na ngayon ko lang na-realize na Snail nga pala ako. Mukha yata ang kapalaran ko talaga maging kaibigan na lang.